Happy Sabbath po, mga kapatid ko. And salamat po sa pagtugon. Tayo po ay dadako na sa ating pag-aawitan. At sama-sama po nating awitin. Inaawit ko ang lakas. Hymn number 52. 52. Sa ating opening song, awitin po natin, Hari Sambahin, hymn number 50. Kapatid, tayo'y lumuhod sa panalangin. Ama namin banal na sa katastasan ng mga langit, sa oras nito, Panginoon Diyos, nagpapasalamat naman kami sa iyong pagmamahal at kabutihan na pinadama mo sa amin sa buong isang linggo, Panginoon Diyos, sa paggabay mo sa amin na walang anuman dumating
na sakit o anuman masama na umuna sa amin buhay. Kaya sa oras nito, Panginoon Diyos, andito kami nagaluhot na maghingi sa iyo ng pagpapasalamat, Panginoon Diyos, dahil sa iyong kabutihan. At ngayon, Panginoon Diyos, hingi ko sa iyo na bigyan mo kami na maluwag na pag-iisip sa mensahe na ibigay sa amin ni Brother Jerry Fontanilla. Bigyan mo sa iyo, Panginoon Diyos, ng talino ng gagaling sa iyo, ng kanyang lahat, ng kanyang lumabas sa kanyang bibig, Panginoon Diyos, ay kaaya-aya at makapagpatibay sa amin pananampalataya sa iyo. Sa mga kapatid na nasa daan pa, Panginoon Diyos, ikaw ang gumabay sa kanila para makatipon-tipon kami lahat na magsamba sa iyo sa gabing ito. Ito ang hiningi ko sa pangalan ng Ama namin, Jesus Cristo. Amen. Magandang gabi, mga mahal kong kapatid, at happy Sabbath. So, napakabuti po ng ating Diyos, Diyos na buhay, na siya po ay may-ari ng ating buhay na ngayong gabi, kahit na kukunti lang po tayo, pero marami po tayo ngayon, sapagkat ang mga banal po na mga anghel ay narito din sa ating taliwala upang samahan tayo sa pagsamba po natin ngayong gabi. Maganda gabi din sa mga kapatid natin dyan po sa kanilang mga tahanan na patuloy po sila nakasubaybay sa ating online na pagsamba, at nawa po ay maranasan din po ninyo ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos. So sa gabing ito, patuloy po natin na pakinggan ang salita ng Diyos sa pamamagitan po ng libro ni Daniel, na siya po ay ating tatalakay ng ating kapatid na si Elder Jerry sa Daniel 2, na ito po ay hindi pa matatapos siguro ngayong gabi, baka sa susunod pa na Friday. So sa ating mga kapatid na naglilingkod dito sa itaas, ay aking pinapasalamatan po na tulad sa mga nagpapaawit na si Sister Lisa at si Sister Ruby. Ganon din po sa ating opening prayer si Brother Elias Corey. So bago po tumayo si Brother Jerry sa kanyang topic, pakinggan po muna natin, mga kapatid, ang isang awit ng ating kapatid na si Sister Adaya. Sister Adaya Honorio. Magandang gabi at happy Sabbath muli. My heart is so proud, my mind is so unfocused. I see the things you do through me as great things I have done. And now you gently break me, the lovely you take me and hold me as my father, and mold me as my maker. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you,
and as long as you're seeking my face, you'll walk in the power of my daily sufficient grace. At times I may grow weak and feel a bit discouraged, knowing that someone somewhere could do a better job. For who am I to serve you? I know I don't deserve you, and that's the part that burns in my heart and keeps me hanging on. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you, and as long as you're seeking my face, you'll walk in the power of my daily sufficient grace. You are so patient with me, Lord. As I walk with you, I'm learning for what your grace really means. The price that I could never pay was paid at Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning to simply obey you by giving up my life to you for all that you've given to me. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you, and as long as you're seeking my face, you'll walk in the power of my daily sufficient grace. Amen. Happy Sabbath po sa ating lahat, mga minamahal na mga kapatid. Salamat sa magandang, napakagandang diwa ng awit na kung saan naghahayag na ang biyaya ng Diyos ay sapat para sa atin. Sa kabila ng tayo'y maraming beses na nadadapa, maraming beses na nagkakasala, subalit ang kamay ng Diyos ay patuloy na inabot tayo sa anumang sitwasyon. Ganyan tayo, kamahal ng Diyos. Maraming salamat sa awit, Sister Adaya Merari Honorio. Siya po ay bisita natin dito ngayon. Maring galing siya sa Palawan, siya ay kapatid ni Sister Adasa. So, tayo'y nagagalak na muli magkatipon sa gabi ng Sabado sa bahay-sambahan kung saan tayo ay patuloy na magpupuri, magluluhalhati at sasamba sa ating Diyos. Sa kabila ng ating mga kapaguran sa mga nagdaang araw, ay inyo pong inilaan ang inyo pong mga panahon, mahalagang mga panahon sa pagtitipong kagaya nito. Purihin ang Diyos sapagkat ang Banal na Espiritu ay patuloy na umaakbay sa atin upang tayo ay magkaroon ng mas ibayo pang pananampalataya na tayo po ay patuloy na
maging masigla sa ating paglilingkod sa ating Diyos. Sa kabila ng mga kagalakan, kaligayahan o kasiyahan na nararamdaman ng sanlibutan, ay tayo naman ay nagagalak sapagkat dumating na naman ang araw na pinagpala ng Diyos. Amen, mga kapatid. Di ba? Nakakatuwa na makikita natin yung ating mga kapatiran na masigla sa kanila pong pananambahan, sa kanila pong pananampalataya, isang halimbawa sa mga nagsisisampalataya, mga anak ng Diyos na mayroong pag-asa sa kanilang puso na sa kabila ng kanilang mga struggle sa buhay, mga pakikipagpunyagi sa buhay, ay patuloy na tayo ay ipinapakita natin yung ating katatagan, na tayo ay nagtatagumpay sa lahat ng mga pasanin sa buhay, sa mga pakikipagpunyagi natin sa buhay sa lupang ito sa ating paglalakbay. Okay? Ngayon po tayo po ay magpapatuloy sa atin pong tinatalakay na medyo malalim itong pinag-aaralan natin sapagkat ito ay kaloob ng Diyos, nais ng Diyos na maliwanagan tayo sa mga nangyayari at mga nangyayari at mangyayari sa hinaharap upang bigyan tayo ng pag-asa sapagkat tunay na sa ating pakikipagbunyagi sa lupang ito ay minsan ay tayo nang hihina sa ating pananampalataya. Diba? So yung mga ating mapag-aralan ay patungkol sa nagkaganapan na nangyayari at mangyayari sa hinaharap. Ito yung aklat ni Daniel. So pagka aklat ni Daniel, andyan ang propesiya. Diba? Pero sa unang mga kapitulo ay makikita natin yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Inintroduce si Daniel, ang kanyang sinulat ay mapagkakatiwalaan at yung kasaysayan ng mga Hebreo na nabihag at nung sila ay nasa Babylonia, sila po ay tinuruan na maging pantas ng kaalaman ng Babylonia. So sila po, yung apat na kabataang Hebreo ay tinawag ng mga pantas at sila po ay pinagkalooban ng kapangyarihan, ng kaalaman mula sa Diyos. So, ngayong gabi, tayo magpapatuloy sa atin pong pagtalakay na base po sa mga historiador, yung mga scholar, Bible scholar, ay naghati silang dalawa sapagkat yung iba ay minamaliit nila yung aklat ni Daniel. Yung iba ay talagang pinatutuhanan nila na ang aklat ng Daniel ay talagang totoo, mapagkakatiwalaan. So, ang isang puntos doon, ang kanilang sinabi, ang aklat, na pag ating binasa ang aklat ng Daniel, ang wika, ito ay patungkol sa isang Diyos na makapangyarihan na maghahari magpakailanman. Dito rin ay ating makikita yung mga kaharian ay kaharian ng tao o paghahari ng mga tao ay lilipas. Di ba? Lilipas. At kung ating ipagpapatuloy ang wika dito sa chapter 2, ang katapusan nito, ang lundo nito, ang wika ay maghahari ang ating Panginoon. At yung mga lumipas na mga kaharian ay hindi na babalik pa kailanman, kundi ang mananatili ay ang kaharian ng ating Panginoon. So, chapter 2, verse 1, ang wika po doon ay ating pag-uusapan yung panaginip ng Haring Nabucodonosor. Yan. Ating pong babasahin ang buong chapter. Sa chapter 2, ay makikita natin doon yung nabahagi sa lima, ang wika, yung galit. Ang isang bahagi ay galit ng hari. At yung pangalawa ay request ni Daniel patungkol doon sa nangyari. At yung paglalahad ni Daniel tungkol sa panaginip. Yan. At yung pagpapaliwanag niya sa panaginip at yung pasasalamat ng hari na
hindi naniniwala sa Diyos, ay nagpasalamat at nagpatira pa sa harapan ni Daniel. Yan po yung pagkakabahagi ng chapter 2. So, yung chapter 2 verse 1, nakita natin doon yung ang hari ay nagkaroon ng panaginip. Okay? Nung mga dalawang taon, ang wika doon sa chapter 1, dalawang taon na paghahari ng hari Nabucodonosor, siya ay nagkaroon ng panaginip. So marami, kapag yung panaginip at yung pagdating ng mga Hebreo doon, eh tatlong taon, di ba? Tatlong taon silang tinitrain. Hindi pa natatapos yung tatlong taon na naginip ang hari. Yun yung paliwanag nung may akda nitong ating binabasa. So, bago matapos yung tatlong taon na yung ito ay nanaginip yung hari at siya ay nabagabag ang wika doon sa talata, nabagabag na mainam sapagkat ang panaginip ay sangayon sa tala ay totoong nakakilakilabot tao. Pero sa mga matataas na mga may tungkulin, ito ang wika ay paghahayag, pagpapakita ng Diyos, ng mga Diyos sa kanila na sila ay ang Diyos ay nakikipag-ugnayan sa kanila. Subalit bakit siya ay natakot? Sobrang takot niya nung makita niya ang panaginip. Totoo nga ba na nakalimutan niya ang panaginip? Totoo nga ba na nakalimutan niya ang panaginip? Sang-ayon po dito, yung panaginip ay hindi niya nakalimutan. Hindi niya nakalimutan bagaman sinabi niya na nakalimutan ko ang panaginip. Ay tinawag niya ngayon yung mga pantas ng Babylonia. Yung nag-aral doon sa Universidad ng Babylonia. Tungkol sa mga astrology, mga ang tawag sa kanila ay mga manghuhula, mga encantador, mga basta matatalino, mga nag-aaral kung ano ng mga pinag-aaralan ay tinawag niya lahat. Tinawag niya lahat. So, yung kanilang spokesperson, ang tawag sa kanila ay mga kaldeyo. Ibig sabihin, yung palang mga mapantas sa Babylonia, kumbaga sila ay mga representative, mga matatalinong tao. Ang kanilang speaker, yung tinatawag na kaldeyo, yung mga kaldeyo. Pero kabilang sila sa mga matataas na mga tao na may katungkulan sa Babylonia. Bagamat alam ng hari, yung kanyang panaginip ay nabagabag siya kasi hindi niya alam yung kahulugan. Nabagabag siya mainam, hindi siya nakatulog. Ang sabi doon ay nagkaroon siya ng mga panaginip. Ibig sabihin, may nagsabi na yung kanyang panaginip na yun nung gabi yun ay series, kumbaga. Pero yung kabuuan ng kanilang konklusyon, isang panaginip lamang yung kanyang napanaginipan. Yun ang konklusyon ng may akda o yung mga ibang scholars. So, yung panaginip ay talagang sa paliwanag din Daniel ay nakakatakot. Kaya natakot si nakita yung takot kay Nabucodonosor. So, tinawag niya ang mga pantas na mga lalaki ng Babylonia. Hindi kabilang sila Daniel doon. Wala pa sila Daniel. Nandun sila sa ibang bahagi ng probinsya sa siyudad ng Babylonia. Sa siyudad ng Babylonia, yun tinawag yung mga pantas na lalaki upang ipahayag sa kanya yung panaginip, bagamat alam niya, at ipahayag sa kanya yung kahulugan ng panaginip para mapatunayan kung itong ang mga pantas na mga lalaking ito ay hindi nagkakasabwatan para agawin yung kanyang kaharian. Diba? So, yun ang kanyang iniisip. Ngayon, tinawag niya sila at ipahayag niyo sa akin ang aking panaginip. Eh, paano naman ngayon yan? Tayo, minsan na nanaginip, pagising natin, nawawala yung ating panaginip, bagaman maganda yung ating na panaginipan, pero nawawala kinabukasan pag tayo ay nalilimutan natin. Pero sa hari, sang-ayon sa mga tala dito, sang-ayon sa kanilang mga pananaw, ay hindi niya nakalimutan, kundi sinubok niya yung mga pantas na mga lalaki. So,
ang reklamo ng mga pantas ay ipahayag mo sa amin yung panaginip. At amin itong ipapahayag sa iyo yung kahulugan. Di ba? So ang ginagamit pala nila, kung magpahayag sila ng mga, mag-interpret sila ng mga panaginip doon, mayroon silang libro na ginagamit para bigyang kahulugan yung mga panaginip. Subalit, hindi na ibigay ang panaginip, hindi nila nasabi ang panaginip sa hari, at sila ay tapos yung kanyang pag-uusap, lumipas ang mga ilang araw, bumalik na naman sila ang wika sa tala. Tatlong beses silang nakipag-usap sa hari, pero hindi nila naipahayag yung panaginip at yung kahulugan ng panaginip. Kaya doon ay nangyari yung galit ng hari. Nagalit ang hari sa kanila sapagkat bagaman sila ay mga pantas, mga matatalino, pero hindi nila na ipahayag sa hari yung kanyang panaginip at yung kahulugan ng panaginip. Kaya nag-isip ang hari na kayo ay walang mga kabuluhan, ang inyong mga iniisip ay dinadaya ilamang ako, at maaring kayo ay nagkasabwatan para agawin ang aking kaharian. Yun ang kanyang iniisip eh. So, ang nangyari, dahil sa kanyang galit, nagdeklara siya ngayon ng parusa. Ay doon pa naman sa unang panahon ang wika dito, itong si Haring Nabucodonosor, malupit pa lang hari iyan. Matindi ang kanyang mga parusa sa mga kumukontra sa kanya, sa mga kakaratig, mga lugar na kanyang maaari sakupin, ay parang ginagamitin niya ng kamay na bakal, batas militar ang wika. Execution, maraming mga pahirap. Kaya doon sa kanyang mga, sa loob ng kanyang kaharian ay may mga rebellion. Subalit siya ay makapangyarihan, kaya ginamitan niya ng kamay na bakal. Maaring ipinapapatay niya lahat yung mga kumukontra sa kanya. Ang kumontra sa hari ay talagang may paglalagyan. So, palibasa hindi nila maipaliwanag, nagkaroon ngayon ng deklarasyon ng hari na sila ay papatayin. Pagpuputol-putulin kayo, isa lang ang batas na maaaring ibigay ko sa inyo sapagkat kayo ay mga walang silbi, ang wika. Hindi nyo maipaliwanag sa akin yung aking panaginip, at yung aking napanaginipan ay hindi nyo nasabi sa akin. So, ang nangyari, tatlong beses na nakipag-usap sila. So, walang nangyari, kundi sila ay parang naghihintay ng panahon na sila, ang iyong loob ng hari ay mapalubag nila, yung galit ng hari ay maibsan, dahil sa mga siguro sa haba ng panahon na rin, ay umaasa sila na maibsan yung galit ng hari sa kanila. Subalit, isa lamang ang deklarasyon ng hari, Haring Nabucodonosor, na sila ay pagpuputol-putulin, papatayin, at ang kanilang mga tirahan, ang wika, ay pagiging mga umbok ng dumi. Ibig sabihin, gagawing mga dumihan, marahil yung mga tahanan, mga ari-arian ng mga pantas na mga lalaking ito ay aagawin at aalisin, kukunin sa kanila, at ang kanilang buhay ay nasa panganib kasama na si Daniel at yung apat na mga ay yung tatlong kanyang mga kaibigan, sapagkat nung panahong yun na naideklara yan, yung pagpatay sa mga pantas, ay doon na nagtatapos yung kanilang pag-aaral. Tapos na. So, ibinilang nins na sila na maging pantas ng kaharian ng Babylonia. So, sapagkat wala sila doon, hindi sila kasama sa usapan, kasi ang wika doon ay mayroong selos na nangyayari, kaya hindi sila isinama. Hindi sila isinama doon. Okay? So, ang nangyari, nung ilaganap na yung pagpatay sa mga pantas na mga lalaki, kasama na sila Daniel at yung kanyang tatlong kaibigan, ang wika ay yung pinuno ng hukbo o kawal ng hari, ang pangalan niya ay Ariok, ay mayroong simpatiya kay Daniel, kasi siya ang pumili doon sa mga apat na yon
ng mga galing sa Huda, yung mga Hudyo na pinagkalooban ng Diyos ng karunungan, katalinuhan. So, ang nangyari ay nag-usap ngayon itong si Daniel, kinausap niya si Ariok. Bakit naman sabi niya napakabilis naman yung deklarasyon ng hari para bigyan ng ganyang parusa yung mga matatalinong tao sa Babylonia, yung mga pantas na tao sa Babylonia. Ibig sabihin, hindi lang yung kanyang sarili ang kanyang inaalala, kundi yung inaalala niya rin, ang wika dito, yung kapakanan ng mga kapwa niya pantas sa Babylonia. So, ganun yung damdamin ni Daniel. So, sa ganung pangyayari, ay nagkaroon ng pag-uusap ang hari at saka si Daniel, nagkaroon sila ng pagkakataon na mag-usap. Yan, dalawang beses sila nag-usap base doon sa mga paliwanag ng mga scholars ng Biblia, na sila dalawang beses sila nag-usap ng hari sa pamamagitan ng punong kawal na si Ariok. So, ang nangyari ay naipaliwanag, nakausap ni Daniel ang hari. Noong mga unang panahon ng pag-uusap ng mga pantas at ng hari, ang kanilang paggalang sa hari, ang sabi ay, mahal na hari, mabuhay ka magpakailanman. Kahit alam nila na ang mga tao ay hindi mabubuhay magpakailanman, kahit alam nila na ang kaharian ay matatapos, subalit ang kanilang paggalang ay ganoon lamang sa hari, sapagkat sila man ay takot din sa hari, sapagkat ang hari ay malupit. Yung interpretasyon ng mga scholar dito sa ating binabasa ang wika, yung paghahari ni Haring Nabucodonosor sa haba ng panahon, dalawang bahagi mayroong ibinansag sa kanya. Una, nung kanyang paghahari, unang pagkakataon na siya maghari ay siya binansagang tagapuksa. Tagapuksa. Yung pangalawang pagkakataon na siya maghari muli ay tagatayo. Ibig sabihin, destroyer siya ng una. Nung pangalawa naman ay tagatayo. Ibig sabihin, yung kanyang kasaysayan bilang hari ay nagkaroon ng pagbabago. So, nangyari, nang si Daniel ay makausap ng hari, ang kanyang ginawa ay nagbigay ng paggalang sa hari. Okay? Nagbigay ng paggalang bilang kanyang superior, sapagkat ang hari ay makapangyarihan, at ang pagpapakilala ni Ariok dito sa apat na kabataang ito doon sa hari ay mga bihag. Hindi sila ipinakilala bilang mga pantas na lalaki na nagsipagtapos doon sa Universidad ng Babylonia. Yun, pakilala ni Ariok yun sa hari. Mayroong ang wika dito na isang bihag na galing sa Huda na nakakaalam o nakakapagpaliwanag ng mga panaginip at mga pangitain. Yan ang sabi ni Ariok sa hari. So siya, si Daniel humarap sa hari. Ang sabi niya, hari, mabuhay ka magpakailanman. At ang sabi sa kanyang mga kaibigan, bago siya pumunta doon, tayo ay may nasa panganib. Kaya nais na ang hari na ang kanyang panaginip ay ating ilahad sa kanya, at ang kahulugan nito ay ating ilahad sa kanya. Kaya kayo, mga kaibigan ko, ang wika ni Daniel, ay kayo ay manalangin at mag-ayuno. So yun yung unang desisyon, yung unang naisip ni Daniel na humingi ng karunungan mula sa Diyos. Diba? Napakaganda? Kung tayo ay dumarating sa punto na nananalangin at nag-aayuno, ang ibig sabihin nito ay lalo nating alamin ang kalooban ng Diyos. Pagkaman tayo may mga hilingan, nag-aayuno ang bawat isa sa atin, minsan mayroon tayong hinihiling sa Diyos na sana ay makapasa tayo sa ganitong pagsusulit, na sana ay
maging mabuti na yung kalagayan ng ating mga mahal sa buhay na may mga sakit. Kalimitan yun ang ating iniisip. Subalit, ang pag-aayuno, ang wika, ay lalong paglapit sa Diyos at makilala ang kanyang kapangyarihan at lalong lumapit yung ating relasyon sa ating Panginoon. Di ba? Yun ang punto ni Daniel. So, yung kanyang tatlong kaibigan ay nanalangin, tumulong sa kanya na lumapit sa Diyos, humiling sa Diyos na ang panaginip at ang kahulugan nito ay maipakita. So, si Daniel nung kinagabihan, siya ay nagkaroon ng pangitain. Yan, ang pangitain ay maliwanag sa kanya sapagkat ang Diyos, ang wika dito sa ating pinag-aaralan, ang Diyos ang siyang naglalahad ng lihim, ang Diyos ang siyang nagbibigay ng kaunawaan sa tao, ang Diyos ang nagsasabi, naglalahad kung ano ang mangyayari sa hinaharap. So ganoon na lamang yung kagalakan ni Daniel at kanyang mga kasamang tatlong Hebreo na ang kanilang kahilingan ay tinugon ng Diyos. So, nung panahon na mag-usap na ang si Daniel at ang hari, ay sabi ni Daniel ay magalak o hari at ang Diyos, mayroon tayong Diyos, ang wika na naghahayag ng mga lihim, hindi sa akin ang karunungan, hindi sa akin yung kaalaman patungkol sa pagpapaliwanag ng mga panaginip, subalit ito'y galing sa Diyos. Yan. So, si Daniel, bilang lingkod ng Diyos, ay palagi siyang nakakunik sa Diyos. Tayo naman, bilang mga lingkod ng Diyos na naghihintay sa ating tagapagligtas upang tayo ay patuloy na maliwanagan, patuloy na sumigla yung ating pananampalataya, ay ating pag-ibayuhin yung ating relasyon sa ating Diyos. At upang sa gayon, lahat ng mga bagay na malabo sa atin ay ipapahayag ng Diyos sa kanyang pamamagitan ng kanyang mga salita. So, dito muna tayo magtatapos sapagkat sa susunod ay ipapaliwanag ni Daniel kung ano yung kahulugan ng panaginip ng hari at kung ano ang koneksyon noon doon sa kasaysayan ng sanlibutan at kasaysa at mga mangyayari sa hinaharap. Mayroon ba itong kaugnayan sa kasaysayan ng sanlibutan na kung saan ang mga tao ay maraming mga nagsasabi na hindi mangyayari yun, hindi mangyayari yung panaginip na yun na mangyayari sa sanlibutan. Pero makikita natin dito sa susunod na pag-uusap natin kung ano yung kahulugan ng panaginip ng hari at kung ano yung kahalagahan nito sa bawat tao na nag-aaral ng salita ng Diyos. Magandang gabi po sa ating lahat. Sa pagtugon po mga kapatid ko sa mapagpapalang ating tinanggap ngayong gabi, atin pong sama-samang awitin, I need thee every hour. Hymn number 313. Like mine,
Tayo po'y manalangin. Mapagmahal po naming Diyos, salamat sa isa pang pagkakataong muli magkatipon ng inyong bayan sa dakong ito upang purihin kayo at mag-aral ng inyo pong salita. Tunay na ang pagkatakot sa inyo ay pasimula ng karunungan. Kung kaya naman dakilang Diyos sa aming pong hiling na pagkaroobang kami ng pagkaunawa sa inyo pong mga salita upang ang aming pananampalataya ay lalong tumibay, lalong lumago at maging masigla kami sa aming pong paglalakbay sa lupang ito. Alam po namin na ang mga nangyayari sa lupang ito ay nagbabadya ng malapit ng pagdating ng aming pong tagapagligtas. Kung kaya naman, aming pong dalangin sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay maihanda namin ang aming mga kaluluwang ito, ang aming mga sariling ito upang tumanggap ng biyaya mula sa inyo ng buhay na walang hanggan. Ingatan po kami sa aming pong pag-uwi ngayong gabi at bukas na umaga kami umaasa na kami muling makabalik sa bahay-sambahan, sa inyong pong tahanan upang kayo'y muling aming purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Pagpalain niyo kaming sama-sama ngayong gabi, ganun din ang aming mga kapatid na nasa kanilang mga tahanan ay patuloy niyong pagpalain at nawa bukas na umaga ay kami muling mapagpala sa pamamagitan ng mga awitin at mga salitang mula po sa inyo. Salamat po sa inyong pagtugon sa aming panalangin ngayong gabi. Ito po'y dalangin namin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen.